Ang isang misyonero ay pagtugon sa tawag ng Panginoong Hesus. Ang misyonero ay tumutugon sa hamon ng kanyang misyon. Marami ang tinawag, ngunit iilan lang ang tumugon. Si Saul ang tigahuli ng mga Kristiyano, subalit sa daang Damascus, siya ay tinawag ng Panginoon. Napulag at pinagalig ni Ananias. Ganito din ang nangyari sa ating misyonero na nangarap mag-abroad para sa pamilya. During that time, ay paggawa ko ng sipalis na pumitigit na naman. Nagpagawa ko ng, ano, ng long sleeve doon sa may tabi ng Blue Ridge na tailoring. So nagpagawa ko doon, yung time na kukunin ko na, kasi alis ako ng Tuesday, pinuha ko na, hindi natapos. Naglakad ako, nakapakinig ako ng kanta. Yung ano, gospel song. Na, ito lang ang title yun. Kasi, I was a Catholic. At ilang simbahan ang pinupunan ko. Kaya po, nako, Clarang. Po, kay St. Jude, kasi gusto ko magka-girlfriend. So, nakita ko na lang na yung pa ako ay umakit na doon. So, nakinig ko. Nakinig ko ay alam niya yung mga kasalanan ko na luwa. So, of course, siyempre alam na basic naman sa Baptist na kailangan mong magsisi, mag-repenta, mag-repenta si Kristo. Kailangan lang pamita. So, okay, nung ano po, bago po ako nakakilala sa Panginoon, ako po ay ano, problema ng family, ng aking mga magulang. Ako yung sigurong black sheep na tinatawag nila. No? Dahil, natin. Ako lang po yung hindi marunong makinig sa magulang at din yung pagrebelde. Pagka may Bible study po sa bahay, iniimbitahan po ako, sumasama naman ako saglit lang, pero pagka hindi na nakatingin yung aking magulang, ay doon ako tumatakas at pumunta sa barkada. Alam ko naman yung tapos ng Bible study, kaya bago matapos yung Bible study, ay bumabalik ako para mag-join. Pero wala na sa ano, tamang kaisipan, ano, espiritu. So, ganun po yung palagi nangyayari sa akin. Until finally na hindi kami, ang father ko siguro napuno na sa akin. Kaya nagalit sa akin dahil sa katigasan ng aking ulo. Nasaktan ako sa mga sinabi, kaya lumayas ako. Pero ang paglalayas ko ay hindi naman malayo sa bahay. Kasi pag wala yung parents ko, bumabalik ako para kumain. Pero dumating yung time na talagang kinausap ko ng Panginoon. Dahil may gabi na hindi ako makatulog. At marahil ay doon na yung pakipag-usap ng Panginoon. At narealize ko yung aking mga, ano, yung mga pagkakamali at kasalanan na gawa. Kaya nag-decide ako na, ano, na lumapit sa aking father at tumingin ng tawad. I wasn't saved yet when I went to Cambodia way back 1997 to work as a radiologic technologist. Yung mga nag-X-ray, nag-perform nag-operate ng mga machines like ultrasound, MRI, CT scan. And there in Cambodia, I met a missionary,
from Bethany Baptist Church Makati, and his name is Missionary Naroda. And he never stopped pursuing me. Okay? Talagang every time na mag-meet kami, ini-invite ako mag-Bible study, and I would always reject his invitation. In fact, I had planned to embarrass him, okay, in front of others, kasi nga akala ko ako yung tama kasi Katoliko, eh, deboto. But then that Bible study, I learned he explained to me about the salvation in the Lord Jesus Christ. There I understood and I got saved. And after my salvation, I began to continue learning from him, as he teaches the Word of God. Mga kabataang lumaki sa simbahan at namulat sa gawain ng Panginoon, nakitaan ng pagmamahal sa pagtuturo, pagbabahagi, at pangunguna sa paglilingkurang iglesia tulad ni Timoteo na inaruga at minulat sa kabutihan at salita ng Diyos ng kanyang ina at lola. Ako'y nag-aral sa Bible school. Gusto ko lang naman matuto. Yan naman. Tapos sa simbahan, ginagamit ako ng Panginoon. Nagsimula ako sa pagiging janitor, naging Sunday school teacher, naging sa leader sa mga young people. Dumating ang panahon na nagkaroon din ako ng sa pagkakataon magpastor sa atin sa Bethany Cubao. Yun pala, yun yung mga paghahanda din ng Panginoon sa akin para sa gawain. So, nung panahon na yun na ang si tatay ko ay nagsimula dito at nawala naman siya nung ginawa ng Panginoon, nagkaroon tayo ng missions conference at doon ko na kuhan sa akin na tinawag ako ng Panginoon sa bagay na sa gawain na yan. Pero ako ay hinihandaan na talaga ng Panginoon para sa mga yun. Nga, marami din ako naging gawain sa Bethany Cubao, no? Masasabi ko na hindi ko malilimutan o hindi ko maalis sa puso ko yung maging natutunan ko sa Bethany Baptist Church. Wow! Dahil dyan talaga ako hinubog sa Bethany Baptist Church. Sabi ko nga sa iyo, lahat pala yun na pinagdaanan ko ay paghahanda din sa akin para sa gawain ko naman dito sa Habonga. O, aliga, sama ka. Ikaw yung mag-drive. Tapos eh, sama ka ganyan. Ikaw yung special number, ganon. Sama ka, ikaw yung magiging assistant ko sa mga ganon. So, sama-sama lang ako, ganon. Kasi meron naman, tawag na meron talaga resident pastor. Sa mga burol, ako din yung nagdadala ng mga notes. Ako yung nagigitara. Tapos yung pag kami namatay, ako po yung nagsisimula. Tapos yung magpipreaching yung pastor, ganon. So, yun po yung aking trabaho noon sa church, ganon. Kasi maliit lang naman yung church eh. Ako. Hilig ko po ay talagang magbabasa ng salita ng Diyos, magpe-pray, at sa gawain ng Panginoon ay mag-share ng gospel, lalong-lalo na sa school. Dahil po ako ay nag-train dyan sa Bethany Baptist Church Cubao kay Pastor Ayuna, na nag-janitor po ko dyan. At tumutulong sa choir sa gawain or sa outreaches, ang ating butihing pastor Ibiza Corda ang nagbigay ng dagdag na kaalaman at training bilang missionary trainee sa outreaches, Bible studies, at maging sa visitation, at maging mission tour sa iba't ibang lugar ng missions ng Bethany Baptist Church Cubao sa mga Mindoro, Bicol, Zambales, at kahit saang lugar po. Kadalasan, ang mga pastor's kid ay pinanalangin na sa gawain ng Panginoon mula sa kanilang pagsilang. Ang mga magulang na misyonero ay kasama na ang mga anak sa gawain mula sa pagkabata hanggang sa paglaki nila. Tulad ni Samuel na lumaki at nagsilbi sa tabernakulo.
dahil pastor's kid po ako, ma'am, ang una kong nakikita na masasabi sa misyon, ayoko mag-misyon. Dahil nakita ko yung experience nung nagmi-misyon yung father ko, pero nung nasa ministry na po ako, dun ko nakita na masarap pala pag nag-misyon. Nung ako po ay nasa high school na, maraming pangarap na gustong kuhanin kurso. May mga nag-offer po ng mga kamag-anak na paaralin ako ng ibang kurso. Ganun po yata talaga, ma'am, na kahit grinab mo yung mga kurso na yon, kung talagang may panawagan ng Panginoon sa'yo, babalik at babalik ka dun sa calling na mag-aral ka sa seminary. Kasi nasave ako 6 years old eh. Bilang teenager, syempre naranasan ko rin yung song leader, Bible reading. At the age of 13, unti-unting tinitrain na mag-preach, mag-devotion. Ako po ay lumaki sa church. At nakita ko po yung mga may mga problema talaga kapag ikaw ay ano, kapag ikaw ay missionary. Minsan yung pagkain nyo hindi sapat. Nakita ko rin na yung trabaho ng missionary hindi siya nagdi-depend sa kung ano yung financial na makukuha niya, kundi siya ay nakaka-survive at sa pananalig sa Panginoon, na kapag tayo po ay sumunod po sa calling ni Lord, talagang mararanasan po ng missionary yung pangako ni Lord Jesus na, "And lo, I am with you always, even unto the end of the world. And I will never leave you nor forsake you." Mismo ang Panginoon ay tumatawag sa mga disipulo para maging pinuno ng iglesia. Kaya ang iglesia ang siya ring tumatawag sa mga taong nakikitaan ng kakayanan na maging pastor. Sila ay pinipili at sinasanay sa gawain ng Panginoon. Mateo 16, versikulo 18. "At sinabi ko naman sa inyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia." Ang totoo niya na na-save talaga ako no 1981, April 5. Then I was baptized April 12, 1981. Noong 1986, nawala po ako sa church actually. Ako'y nasa 24 years old. Nung ang Panginoon ay pinabalik ako at ako'y lumago at ika nga po inianda sa gawaing ministeryo. So kaya mahaba rin yung panahon ko na naging single sa ministry, na ang Panginoon ay gumawa at kumilos sa akin dun sa local church natin na kinabibilangan dati sa Bethany Bible Church, Makati. Nung ako'y lumalago at naiintindihan ako yung sinasabi ng salita ng Diyos, ay halos lahat ng ministry gusto kong ma-involve. Ibig sabihin, lahat, ano, music ministry, kahit sa instruments, ano. Number one, soul winning, discipleship, saka Bible study. Yan po yung mga, ano po, nakakahilig ako kasi nung direct command ng Panginoon as we grow in grace and the knowledge of Christ. Nalaman ko noong nagkaunawa na ako ng salita ng Diyos, at noong bata pa ako ay actually lumaki kami sa Katolik po na tinatawag, na dating lumang pinag-aralan natin. Pero nung nalaman ko na ako po ay nag-Kristiyano, ako po ay naging isang faith po sa isang simbahan. Ayan po ang nagtuturo kung paano ko malalaman ang katotohanan. Nalaman ko ang pagmimisyon noong nag-attend ako ng isang camp sa amin. At doon po, kumakatok yung Panginoon sa puso ko na maging isang manggagawa ng kaluluwa. Si Paul ay isang misyonero para sa mga Hintil.
ipinakita ng Panginoon sa kanya ang isang bukas na pintuan ng pagkakataon tungo sa ikalalaganap ng kanyang gawain. Ang kahalagaan ng pagtugon sa pangangailangan ay naging bukas na pagkakataon para kay Pastor Jonas at Mark Angelo. Hindi ko rin basta na na figure out. Pero habang ginagawa ko yung gawain sa Panginoon, masaya ako at nagagalak. Sobrang galak. Tapos, syempre, nag-aalala rin ako nung time na si Pastor Alan ay nagkakasakit na. Minsan inisip ko, sino yung nahawak ng gawain doon kung halimbawang umuwi na siya sa Panginoon? Kaya, nung ginagawa ko na yung gawain, kahit sa kubaw pa ako, talaga namang yung fulfillment, iba yung nararamdaman ko, yung joy talaga ng paglilingkod. Yun. Hindi siya burden . Joy talaga. Although, along the way, maraming mga sagabal, pero ang Panginoon naman nagbibigay ng kalakasan para magpatuloy. Actually, ayoko pong magpastor . Nakikita ko pong nangungusap po yung Holy Spirit sa akin na unti-unti po niyang binabago yung sistema po ng pamumuhay ko. Kasi noon po, tumatakas ako sa gawain . Kahit anak ako ng pastor, ay gusto kong, ayokong gawin yung mga bagay na ginagawa niya. Yan, isa pong reason dito. Nung pagka-graduate ko po ng college, nag-Maynila po agad ako. At iniwan ko yung gawain po dito. Kung bagay naranasan ko po yung buhay na malayo po sa ministry, malayo sa pamilya. At nung umuwi naman po ako dito sa Mindoro, nakita ko po na kailangan po ako sa ministry. Kaya po nagpagamit po ako patuloy as musician. Tapos, dumating po yung panahon na nung July 10, nung collapse po si Pastor, ay mahirap para sa amin, para maging wala kaming tatay, at mas mahirap, wala pong pastor, walang mangunguna. Kaya po yung kabigatan po para sa gawain ay siya pong nangibabaw sa akin dahil marami pong nasayang. Kaya po nung sa oras po na si Papa ay bumagsak sa sakit, ay naiisip ko po na ang gusto po para sa amin ng aming tatay, maging pastor kami lahat. At ako po ay mangunguna na, kumbaga. Ang pagiging misyonero ay isang bukasyon, isang tawag sa paglilingkod. Paglilingkod sa gustuhan ng Panginoon mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito o kaya naman sa loob ng 24 oras. Ilan lang ang tumugon.
ang pagiging missionary po ay kailangan tatawagin ka talaga. Tatawagin ka. Hindi ako po naranasan ko ng mga kabataan, mga mahupusok, mga tumigil din sa gawain kasi nagkaroon ng nagkaroon ng siguro ng agenda na ito siguro yung gusto nila. Ako po naniniwala na ang gawain ni calling din yan. At isang matinding calling yan kasi hindi lang po yan eh. Hindi lang 8 hours yan eh. Hanggang sa pagtulog mo, pati yung Sabado at Linggo, kailangan pa rin yan. At pati sa bahay, ma'am, pati sa bahay, kailangan makita rin sa'yo. Hindi pagdating sa bahay, taubad ka na, pahinga ka na, gawin mo na yung gusto mo. Hindi. Pati sa mga sa lahat ng lugar, mapunta ka. Ano yan? Nakasuot yan, hindi pwedeng mawala. Kaya ho, kumbaga sa calling talaga yan. Calling. Ipinapanalangin yan. Kung talagang naramdaman mo na tinatawag ka, panalangin mo talaga. Ito ba talaga yung anong sa akin? Kasi madaling mag-decide ikaw eh. Tayo, ito rin tayo mag-decide. Pag ganun-ganun tayo eh. Oh, ito na pera dito. Ito sikat dito. Ito magandang church dito. Ito magandang hindi. Kahit maliit yan, pag diyan ka nilagay ng Panginoon, hindi ka talaga po pwedeng tumangin. Kahit pasaway ng tao yan, kahit matigas na ulo, kahit sumasagot yan, kahit hindi mo mapalo yan, talagang ganyan yan. Kasama talaga yan sa ministeryo para mapalakas ka at para lalo ka pang umasa sa hindi sa iyong kalakasan, hindi sa Panginoon. Actually po, ang pagiging missionary ay ito po ay calling. Panalagan po ito ng Diyos. Hindi po ito basta-basta pinapasukan ng sinuman na hindi po tinawag ng Diyos. Kaya po, ang pagiging missionary, naniniwala po ako na ito po ay galing sa Diyos. Galing po ito sa Panginoon. Na tinawag po ang mga missionary sa mga iba-iba pong mga gawain. Literal na masasabi, wala po akong definition tungkol sa calling. Basta naramdaman ko na po na nandun ako sa trabaho. Yun po siguro yung magiging interpretation ko dun sa calling. Na purely, yung desire ko, yung uhaw, at yung pananabik, lahat, yung concern ay sa gawain ng Panginoon. So kapag kuminsan nga, nasa time na, kapag binabangga mo yung gawain ng Panginoon, medyo nagkakaroon ako ng nagre-react ako. Ibig ko sabihin ka nun na I'm serving the King. No? Gusto ko po na yung nais ng Panginoon ang masunod. Higit lalo na yung hanapin yung mga nakakaawa naman na sila. What comes first is the call, kung panawagan. This must be by heart, by mind, freshly, na ito'y panawagan ng Panginoon. Ano man po yung sitwasyon. This is something like swearing in our heart and mind to go for mission. And then, exactly by heart and by mind, na upon going to mission, wala pong gagawin kundi sumunod, pumunta, at gumawa. Ang mundo ay sadlak sa dusa at kasalanan. Kaya, ang tawag na ibahagi ang mabuting balita ay isa sa pinakamahalagang gawain ng misyonero. Ang Panginoong Yesus ang kasagutan sa mga taong naliligaw ng landas. Si Yesus ang kailangan ng mundo. Ang isang tao na tinawag ng Panginoon para siya ay pumunta sa isang lugar at gagamitin siya ng Panginoon para dalhin ang salita ng Panginoon at lalo na ang
ibanghelyo sa mga tao na yun, sa mga lugar sa loob. Siya ay humahayo at nagpapalaganap ng magandang ibanghelyo, balita ng kaligtasan. Actually, there is no other reason. My only reason is to serve the Lord. May pagpatuloy kung ano yung Great Commission na magkaroon ng permanente na pastor. Kasi liable po tayo sa Panginoon kapag iniwan po natin yung misyon na wala pong magpapatuloy. Tayo po kasi yung inatasan na yung next generation ay matrain. So kapag pinili ko yung mga dreams ko at yung sa konsensya ko, alam ko sa konsensya ko na kailangan magpastor doon, kapag iniwan ko yun, ako po ay mananagot sa Panginoon. So, other reason, I don't think so. Wala akong other reason. Basta ang reason ko to serve the Lord and to love the people. Ang calling po kasi, ano yan eh, hindi mo talaga totally masabi na tinatawag ka ng Diyos. Pero personally, sa aking karanasan, basta sumusod ka sa Panginoon, malalaman mo kung bakit ka tinatawag. Kasi kung hindi ka sumusunod, di mo naman marirealize na ikaw pala tinatawag ng Panginoon. Opo. Katulad nito, talagang sa personal kong karanasan, ayaw ko dito. Talagang ayaw na ayaw ko noon. No? At mismong nagmi-meeting kami noon ng mga deacons, kahit pinipilit na ni pastor, sa loob po talaga ayaw. Ang tinuturo ko noon sila. Sabi ko, ba't di pa sila pumunta? No, pero ano, ang Diyos po ay unti-unting nagbibigay ng paalala sa mga messages. Tapos yung kanyang naungusap siya sa salita niya, personal mong devotion sa Panginoon. Yan, unti-unti. At ikaw mismo, ma-realize mo rin, hindi mo alaman, so ka na pala ng buhay sa Diyos. Hindi mo alam, nandun ka na. Pahayag ang magandang balita upang ang tao makakilala kay Kristo. Yan ang pinaka-mission natin, ma-rescue ang tao mula sa kapamakan ng impyerno. I was actually convicted by the Holy Spirit to the preaching, and the topic was, if you love me, take care of my flocks. If you love me, feed my sheep. During that time, I was convicted by the Holy Spirit that the Lord Himself is talking to me. That I am, He is asking me, if I love Him, so feed my flocks. So during that time, I prayed to God, Lord, are you calling me to be a pastor? And the answer actually is yes. So when the invitations came, I came forward, and Pastor Hibbert, who was a preacher, asked me, why did you come here? So I want to respond to the calling. He is calling me as a pastor. So during the time, I know that I have already surrendered my life to Him. So when I go back, after the camp, I go back to the church in the original Bible Baptist Church. Then they said, so I respond to the call of God. Sila po ay natasan ng ating panahon na pumunta po sa isang lugar para saan po ay dalhin po ang magandang balita, mabuting balita po sa mga tao. At kung lolobin po ng Panginoon ay makapagsimula po ng isang gawain sa isang lugar po. So sila po ay isinugo ng ating Panginoon. Ang mission po ay gawain na kung saan ay ginanap ng Panginoong Kristo na sinabi sa Matthew 18:19-20 na we need to go out and spread the gospel, the good news. Tayo ay humayo sa isang lugar upang gampanan ang gawaing misyon at ipakilala ang Panginoong Hesukristo sa mga tao na sa lugar na doon tayo dinala niya. Yung isa pong pinakamasaya na para po sa akin sa pagmimisyon
ay yung nabaptize ko po yung mag-asawang senior citizen. High school years, dear people, I enjoy going with pastors who are joining themselves with sowers. You remember that sowers going to the mountain with the Word of God in droves. And I really like that much because one need to attract people by using their talents. I love to be with the young people because these are the generations or the pillars of the church. That's the best thing I can remember. Going to the ministry. Balang araw, tayo din ako ng isang mission na katulad ko nag-umpisa. At kapag turo ako ng ibang magtuturo dito sa simbahan kung kalooban ng Panginoon. Ang pagiging misyonero ay tila isang sundalo na humaharap sa gera o labanan. Isang labanang spiritual at pisikal. Isang pakikibaka laban sa iba't ibang uri ng kasamaan, kaya nararapat na matatag at malakas sa lahat ng hamon ng buhay. Ang isang sundalo ay patuloy na naghahasa ng kanyang kakayanan para maging handa. Ganon din ang ating mga misyonero. Sila ay nagpapatuloy na nagpapalago ng kaalaman tungkol sa Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ilan lang ang tumugon. So I advise to my students before and to the pastors who are listening right now,
hindi malalabas naman dito eh. Ganun lang. Tiisin lang ang hirap. Kasi pag mission, alam naman natin na ang mission. Kaya sinasabi ko nga eh, pagka yung soldier, hindi na magiging soldier kung walang training. So, nag-uumpisa yan sa local church. So, pagka yung mga members natin na gusto mag-mission, pag ako ang makasama nila, dinidiscourage ko, ma'am. Sinasabihan ko, huwag na kayong mag-mission, mahirap to. Kasi tinetest ko yung determination ng mga young people, kahit dito sa amin. May mga young people na sabi, sir, magiging pastor ako. No, Brad, hindi mo kaya. Ganun na, hindi mo kaya. Kasi pag sinabi ng young people na, pastor, kakayanin ko kahit hindi ko kaya. Iyon. Iyon ang isang encouragement para sa amin na gusto niya talaga maging pastor. Maging sa mission. Hirap ng buhay ni Pastor Ron nung araw. Ako po yung lumaking probinsya, tapos laki sa hirap. At ako po hindi nakapagtapos ng pag-aaral. At nung araw, talagang ako ay mahiyain. Hindi ako makapagsalita sa kahit mga kapwa ko, barkada, ganyan. At dahil po sa sitwasyon ko noon, ako ay naging sugarol. Lasinggo, sabungero, lahat ng bisyo halos naranasan ko yan. Naranasan ko sa buhay ko. Sabi ko, sawa ako sa Maynila. Kasi ang Maynila daw, maganda daw ang buhay. At pagdating ko rito, so yun na nga, nung naasawa ko na si Ma'am M, may anak na kami isa. So nawitnessan ako ni Pastor Ed. Pastor, ipamintuan. Pero parang wala pa. Kasi bata pa, iniisip ko na magtrabaho para kumita. So, at tapos, nung ako'y nasa work na, ang napasukan kong company ay Christian. Christian daw, sabi nila. Pero Christian naman kasi every morning mayroon kaming devotion. At ang nangyari nga po doon, isa ako sa natutukan nila na, Kagimbal, pwede bang ikaw mag-lead ng devotion? Sabi ko, yes po. Yeah. So doon nag-start. Parang yung mga panahon na yon, hindi ko alam, iniisip ko nga ngayon sa mga pangyayari ngayon sa buhay ko na para ano para yun ang Diyos din para ako'y i-train niya, ihasa niya na makipagharap sa tao kasi mahihain niya ako. Naranasan ko na actually magnegosyo. Mag-business, ha? Actually, yung merkado, yung munisipyo, yung school, elementary at high school, teritoryo ko yan pagdating sa pagbibenta ng banana turon. Naglalako kasi ako noon. Medyo na-depress kasi ako noon eh. Wala akong trabaho. Gusto ko magkapera. Tama naman ko dito lang sa church, siyempre eh. Naintindihan nyo naman siguro yun, no? Kaya yun, naranasan ko rin mag-ipon para mag-aral sa commercial cooking. Sariling gasto ko, sariling pagod para makapag-aral. Malalim din ang pagkaunawa sa salita ng Diyos. So I could say training, something like studies, kahit yung secular it adds. Kasi ang mga kausap natin, hindi lahat elementary, hindi lahat high schooler. Bye-bye ba yan? Minsan nga talagang overwhelming ang talino nila sa atin. Kaya kailangan makapag-aral. Kasunod po yung pag-aaral, siyempre siguro, turuan natin na mag-formulate ng tinatawag na continuity system. Di ba nga, minsan nagagawa tayo ng paraan sa gusto natin. No? Nagpo-formulate tayo ng mga bagay para maituloy lang natin yung gusto natin. Kaya nga sabi ko, kung by sistema lang yan, yung pagiging missionary, mag-formulate
ng system na magpapatuloy sa gawain. Na parang baga pag nakikita mo yun, it reminds you, oh, tuloy, pagsusuko, andyan ka lang dapat. Well, ang isa po sa pinakamahirap, there are some people, alam mo tunay na Kristiyano, pero sila pala yung nangumitin ng mundo to doing hardship sa ministry. In fact, dumating na yung panahon na ang love to me at ako po. But one of my member who is a lawyer, talk to the church. Sa totoo lang, I commit some mistake na sin. Okay? And then, I ask the church to forgive me. And okay, not to be stuck somewhere. Pero ito ang pulagi ito sa kanila. Nausap ko sa kanila. Bumingan lang daw sa pastor, bakit hindi kaya pinatawad natin sa kanila, kailan pa natin sa pangasin. So, ginawa niya consensus ng church. Kailan ni Muslim sabi ng church, ang pinakamahirap sa akin yung hindi ako pinaniniwalaan ng mahal ko sa buhay. At sila po yung unang pumersecute sa akin. Yes, dumating din po yun. Talagang nagtatanong ako sa Panginoon. Pero dahil nga po sa mga mensahe na nabibinig ko, na talagang ang una, sabi nga sa Bible, na magpe-persecute ay yung mga mahal sa buhay. Kaya yun ang mga pinakawakan ko. Normal pala yun. Talagang mahirap kapag mayroong depression sa pamilya. Pagkatapos, kasagsagan pa ng pandemic, nagkaroon ako doon ng problema talaga. Yun, mahirap talaga kapag may depression. May series pala yun, no? Kaya, napakahirap talaga. So, pero, bilib din ako kay Lord. Naka-ano din kami, naka-survive din kami. Pinakamahirap, of course, eh, nag-iisa ka at talagang dahil sa pag-isa mo, maraming talagang pagsubok yan, yung mga tukso dyan. Pero yan ang kasama na ang Panginoon ay palagi nating kakampi at kasama na talagang malagpasan ang mga kahirapan at pagsubok sa buhay kahit ang mga tukso na dumarating sa biyaya po ng Diyos. Hirap financially, hirap, hindi ako maintindihan ng relatives. Yung mga kapitbahay ko, hindi ko alam bakit kaaway nila ako. Naging top of the town ako, umabot yun sa bayan. Plus pa yun, yan, yung time na yan na nagkasakit yung misis ko. Actually yan, hindi ko alam kung saan ako papaling yung time na yan. Yan ginawa ko, naglakad na parang lumulutang yung isip habang nagpe-pray hanggang sa nakabalik sa bahay. Ang pinakamahirap ko sigurong na naranasan na ano, yung magkaroon ka ng problema sa within sa iyong family yan. Napakahirap po talaga. Napakadali magbigay ng ano, ng advice, ng ano, sa comfort sa mga taong may problema. Madali lang yun eh. Phone call lang yan, tapos tawag lang, message. Pero pag ang problema ay nandoon sa within the family o within the church, napakahirap po talaga. Kaya dapat yan talaga ano na, i-ano mo, kung gas ano, ibubuwis buhay mo na ng panalangin yan eh. Kasi kung hindi, ang problem is within the, ano na, napakahirap po.
nung nagkaasawa na ako at nagkaanak na. Although, ano, may part pa rin ako sa gawain, pero magiging, ano yan, magiging hindrance pala atin yung pag nakikita mo yung anak mo ay may sakit, hindi mo may pagkano. Nakikita mo yung family mo na malalalim na ang mata sa gutom, na ano, na hindi mo sila mapakain dahil sa wala kang trabaho. Pero bandang huli, malalaman mo yung kabutihan ng Diyos doon. Sa kabila ng ganun, hindi naman sila pinatay. Sa kabila ng ganun ay, yun pala ay mga ano lamang pala yun. Pagsubok para tumibay ka at makapag-isip. Magmatumigas kang maglingkod. Ganun lang po. Naintindi naman, pumayag naman si Mrs. sa ganung ano, kung kaya ko sa kanya. Hindi ko iniisip na darating talaga yung time na ano, na yung pangailangan sa financial ay mabigat. At mayroong pagkakataon na sinasabi mo sa isip, sana hindi ko na pinag-resign yung misis mo dahil kailangan talaga yung ano yan, at maintindihan na ng Panginoon. So, yung talagang ang aasahan mo ay yung ano, yung support ng mga members. Pero alam mo naman na hindi naman ganun talaga kaya pa ng simbahan. Para talagang lahat ay matugunan yung pangangailangan sa buhay. Kaya may pagkakataon na talagang mag-iisip ka ng paraan para matugunan talaga yung ano, yung pinansya na pangailangan at yung kailangan ng mga ng pamilya. So, yun po ang isa sa mga sabi ko po na ano, na talagang dumaan sa ganong buhay na ay sa ano naman, sa pangako ng Panginoon ay binigay naman niya. The hardest part is finances. Yun lang. To win, madali lang naman talaga. Kasi all you have to do is tell these people, teach them. Kasi ang nagliligtas naman ang Panginoon eh. Right? Ang Panginoon naman ang nagliligtas. But pag sa part naman ng sa finances ay mahirap, really hard, kasi bawat galaw mo you really have to spend, especially in other countries like Cambodia. You have to pay for your visa, you have to pay for your rent, at hindi basta-basta rentals ito mga, and we are paying in dollar. But when it comes to ministry, we have no problem with that. No problem. Yun lang ang kinakahan. Kasi, you know, pagdating kasi sa ministry, you want to do everything eh. You want to do everything for God. And somehow, dahil sa yung limited yung resources mo, like finances, hindi mo magawa lahat. But, ang maganda doon, ang pinakamaganda doon, you will always trust, you will always ask God. You will always trust the Lord. Kaya nga, blessing in this guys, na kahit na mahirap financially, but nandoon yung trust mo sa Kanya. You will always ask it sa Panginoon. Pumunta ako sa lugar na walang kilala. Pangalawa, yung pinakamahirap, yung wala akong kinakain. Pangatlo, yung pinakahirap, yung asawa ko at saka pamilya ko malayo sa akin. At yung pang-apat na pinakamahirap, yung hospital ako na wala akong pera kahit 5. Doon ko natutunan kung paano lumapit sa Panginoon. Ang hirap talaga nun. Parang
sabi ko sa Panginoon, babak out na ako eh. Pinakamagandang reward sa akin kung di nakita ko yung mga members dito na tumutubo, ginagamit na ng Panginoon. Yan, tulad yan, ngayon nga meron kaming iduksang bagong misyon. Yung mga sumasama sa akin, hindi ko naman pinilit yun eh. No? Kusa sila at sila yung gumagawa. At yun ang pinaka-rewarding sa akin, nung makita ko na lumalago yung ibang mga miyembro. No? At yun nga, isa sa mga nangyari sa amin dito, bakit noon puro mga bata ang mga nagsisimba rito? Pero ngayon sila yung malalaki na, iba sa kalay nakatapos na, iba sa kalay nag-aaral pa, at sila yung ginagamit ng Panginoon. That's the most rewarding part of our mission. Yun ang masasabi ko. Po, yung most rewarding po ay yung mga naging alagad ng Panginoon ay nagsuko ng buhay sa ministry. At hanggang ngayon po ay nakatutuwa ako dahil sila yung nagbubunga. Siyempre, lalong higit yung mga tao na inaasahan mo na ganga po, gagamitin ng Panginoon. As they grow by grace and as they serve God, in humbleness din siyempre. Kasi hindi naman maganda rin kung sila ngayon nasa ministeryo, hindi naman magiging tama yung kanilang pag-uugali o yung kanilang prioridad o maging yung kanyang paraan ng paglilingkod sa ating Panginoon. Yung bang mga minahal mo na mga nadala mo sa Panginoon, mga minahal mo na inalagaan mo spiritually, ay makita mo yung pagmamahal nila sa'yo. So, yun pong sinaka-mataas na makita ko na rewarding talaga. Makita mo yung pagmamahal nila, na napag-dumadating yung break niya namin yung mama, yung sari namin. Makita mo yung talagang yung buo ang kanilang sa pagmamahal. So, very rewarding ang ministry. Ang talagang tinawag ko yung totoo. Very rewarding. Siguro po yung pinaka-rewarding po sa akin ay yung takot sa Panginoon na ipinaunawa sa amin ng aming magulang. Kasi hindi po lahat ng pamilya ay merong tatay na mananampalataya. At blessings po sa akin na ang tatay ko po yung pastor. At sa mga panahon pong ito ay sinabi po kasi sa Biblia na lahat ng mga bagay ay nagkakalakip-lakip. Kahit ito po ay pangit sa tingin ng tao, ay may plano yung Panginoon. So kung naisip ko kung plano, nung namatay po si Papa, ay gusto niyang iparealize sa akin na magpastor ka. Ayun po. Sandigan nila ang pag-ibig ng Diyos na hindi nawawala. Buong tapang na nangangaral kahit saan paman mapadpad. At kung ikaw ay kanyang lalapitan, hangad niya lamang ay ipakilala si Jesucristo bilang tagapagligtas mo. Nagkakasakit, nanlulumo, at nalulumbay dahil sa mga miyembrong pasaway, pinansyal na pangangailangan, ngunit ang kalinga ng Diyos ang siyang nagbibigay lakas at gabay. Pag-ibig ng Diyos ay inihahayag, walang tigil sa pagtakbang upang ang mabuting aral ay mailahad. Ang ating mga misyonero ay buong tapang na nangangaral kahit saan man dako ng mundo dahil sa pagtugon sa tawag ng Panginoon. I am a truly missionary. Ako po ay isang missionary pastor. Kung di po tayo missionary pastor, ano po tayo? I am the sower of the gospel for the soul, for Christ. I share the amazing grace of God to those who are lost. I am serving God, faithful God,
unsearchable God, unchanging God. I am a missionary and I will remain a missionary. I am a missionary. Are you?